Yo, good morning mga katrops, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. At ayun nga, galing nga dito sila kayo rin. So ang plano talaga natin ay is lulusong tayo ng bukid. Tatapusin natin yung ating ano doon, yung grass cutterin. So nagpunta rito si Kuya Ordel na ayun nga, naghatid ng mais doon kila Tol na Riel dahil hindi ko naman madala kahapon sa single. At sabi niya sa akin is gawin ko na raw yung gagawin ko rito dahil yung grass cutterin apat na dice na lang. Kaya siya na lang daw yung magyayari nun para daw matapos ko yung gagawin ko rito. So yun, at bibili tayo ng ano, ng gamit para makapag-welding tayo. Tapos yung welding machine kuha natin doon sa kay kabati para maumpisa na natin to. Si kabati, malamang puyat niyan gawa nung lumuwas. Madarating lang din halos ngayon nun. Let's go mga traps. Ito muna tayo kay kabati. Nakalabas naman yung welding machine doon saka yung grinder. So kunin ko muna para makapag-start tayo rito. So yan mga traps, abala sila sa bahay ni Kuya Jeff na nagpo-forma. Kapalit lang kami ng motor ni Tol na Riel dahil bibili tayo ng ano, tubular. Yan yung ginawa mo, no? Conversion! Pakwan lang siya, pang maliit na bakal. Yun naman. Sana ay tayo tutorial yun. Na, step. Yes. Ano ba yung step? Parang cut off na maliit. Ayun, yung tornilyohan niya pala sa taas. Yung panalagay spring dito. Spring sa? Para pagbintawan mo. Tamat siya. Ay. Alam mo naman, pang DIY tayo. Jeff's Cool TV nga. Kaya hindi pwede sakban. Sa, dahil maliit yung talim, hindi pwede sa mga tubular na malaki. Dahil maliit lang, ito lang kakain. Alam, kakalagis yun. Kailangan walang gilid. Yeah. Kaya mga traps, nakahiram na nga tayo ng grinder. Hindi makita yung grinder ni kabati, wala rin sa gilid niya. Baka naipasok sa loob. Ganda ng kalamansi rito. Ayan, meron mga pumipitas ng kalamansi. Huwag kayo mga kalamansi natin dyan is nagsipamuha na rin. Ayan, sila rin yung kukuhin natin mga mitas. Siya din yung pinakakasipag. Magkano ba yung kalamansi ngayon? 700. Ah, 700. Ay, yung kalamansi ko maliliit pa eh. Maliliit ka pa na papabunga. Hindi pa, 11 months pa lang. Uy! Ay, pagkayo na yung napipitasan, siguradong tatawagin ko rin kayo. Oo. Maray mong palaki eh. Na? Maray mong palaki eh. Nagmana yata sa akin. De pero maganda na 'yung bilog. Aros ganyan na oh. Sa ano na 'yan? Oh, ganyan. Pwede na talaga sa Tagaro 'yon. Oh. Mataas na 'yon eh, tinrim ko ng sagad. Ngayon, bumilog na ng gusto. Saka para hindi ako mahirapang mamitas. Pinakakalinis ni parin Jeffrey yung ano, yung kalamansihan niya. Sa isang red bag niyan, bali magkano opa? 200. Ay, pinakamahina niya 200. Oo. Pagka pulutin lang na ganyan eh.
Eh namumulot lang eh. Kesa masayang lang yung bunga. Na? Ayaw nga eh, kanina ko pa nga pinapakaway eh. Walang tubig, pumanong ka. Ah, kala pala niya lalangoy eh. Irrigation. So ayan mga traps. Bago daw pumunta ng bayan eh. Kakain muna. Hey Shell, kakain na. Ulam natin. Lagang sitaw yan, malamang. Ako na yan, saka buro. Nandito na nga kami sa hardware mga katrops at titingin nga kami ng tubular na T1. Saka yung... Boss, may tubular ka ba T1 rito? Medya. Tubular, medya. Meron dyan. Ay, hindi, wala. 3-4 lang. Magkano? Ano, 1.5. Ano, 270. Yung D1? Hindi, 3-4. 3-4. D1? D1 na 1.5 din. 305. 300 na lang. Well, ba't may 5 pa? Yung plywood mo na... Ito ba, ganito? Ha? Eh, alin ba gusto mo? Gano'ng kanipis? Masyadong manipis naman yan. Magkano ba sa ganit? Magkano dito sa Akura ko dahil mong medya, boss? 620? 620. Saan tayo? Dito sa manipis na ano? Dito. Ayan? Oo. Dito sa taas ng crocodile? Oo. 300 yun. 300. Saka mataas, 370 yan. Ano ba to? Marin? Marin. Marin Duque. Ayaw makisap. Hindi. Ito na lang. Kung gusto mo to. Tagalawa boss nung ano? Tagalawa ng tubular. Tapos isang plywood na ito, marin. Ay, itong nasa taas ng crocodile. Ayan. Ha? 1-4 ordinary. Oo, ordinary. Oo. Okay na to. Okay na mga traps. Ito yung in-order natin. Yung 1/4 na ordinary na lang. Kasi isasapit lang naman din sa may taas yun. Oh yun. Okay na yung tubular sa kanyang plywood. Ayan. Oh, pa-shipping naman. Pa-shipping naman daw mga traps. Natin ko lang yung motor ni Tolnar yan. Yan mga traps, papunta naman ang bayan para makapagpa-shipping. Napakaraming ganap bago makapag-start dun sa ating welding yun eh. So, kailangan mayari muna to. Kasi yung papa-shipping natin eh, makikisuyo lang din dun sa babagsakan. Kaya, ito na, papa-shipping na namin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng umu-order sa clothing ni Mrs. Katrops. Napakalaking tulong po sa amin ito. Grabe, init. Trip na trip ang araw. Kararating lang namin sa bahay mga traps. Mag-start naman tayong gumawa ng ano natin dito. Mga patungan. Ayun lang tayo ng konti mga traps. Grabe yun. Ayun. Direct na naman. Ay, direct naman ng araw. So ayun mga traps, ipa-fortify natin. Ito ang ating ano.
para diretso siya. Mas maganda kasi kung naka 45 ng ganyan para isang bali na lang. Ayan, 45 ang paa. So ayun, yung natira na yun is ipang-brace natin, o kaya gagawin natin paa sa gitna. Letter U na siya. Weldingin na natin para tatayo na natin, tapos itatayo natin para malagyan natin ng brace at malagyan natin ng pansa itaas. Mga traps, gaganan na naman ang welding machine. Tatak ko lang muna yung mga ano, naka-eskwala para hindi na siya gumalaw. Para eskwalado yung kanyang mga kantuhan. Hindi nagbe-welding. Hindi natin alam kung kaya pa.
So, ayun nga mga ka-traps, bali na yung tucker ko na. So, okay na siya. Ngayon naman, is magpuputol naman tayo ng mga brace niya para mamaya tatayo na natin siya, tapos welding na lang tayo ng welding. Hindi ko maipakita sa inyo ng gano'n sa video yung pag-welding natin, kasi kahit ako kumisan, pag nanonood ako ng video na nag-welding, medyo masakit din sa mata. Kaya, i-prepare ko muna siya lahat para maayos, at pag nakatayo na siya, mas madali siyang ano, weldingin. Tapos, so, start na ulit tayo. So, yun na. Ito na yung kaya. Pa niya, nakatayo na siya. Ano siya. Habali, lalagyan ko ng quantity yan. Paha lang para sasapin na naman ng plywood. Medyo sisinsinan lang natin. Kasi yung plywood na ilalagay is manikis lang. Kaya masinsin lang kung ating ilalagay na. Pwede rin lagyan dito yan. Patungan din yung pangalawang rayyan. You know? Meron na siyang mga. Nadagdagan pa natin yan. Ano pa? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali anim pa pati sa magkabilang gilid. Kasi yan yung magiging salo ng anong plywood. Mas mainam yung masinsin para mas matatag. Tapos yung sa may baba is gaganyanan din natin kagaya sa taas. Kasi nga po, baka po maisipang lagyan ni Mrs. ng mga yung mga school supply niya. Ay, excuse me. Diyan po natin pwedeng ilagay mga katrops sa baba. Kasi meron po sa mga school supply sa loob. So, naka-display. Meron pa kasing papatong dito mga katrops yung mga lagayan ng merong toko at baboy. Naka ano naman yun, nakasalamin. So, yun yung ipapatong niya rito sa taas. Tapos yung mga kutsara, yung mga pwedeng ipatong, yung i-display niya. Dito sa baba, okay na yung ano, yung school supply. Magkakasya na. Kaya patitibayin din natin yung baba na to. Ang mga sa ganon, naka-display lahat. Yung mga estudyante na gustong bumili, makikita nila na mayroong school supply dito. Ayun lang tayo ng konti mga katrops. Nangalay sa pagpuputol. Marami kasing liit-liit na puputulin. Bali, dito, halos ganun din. Ganun din karami yung puputulin natin. Kaya konting ano pa, konting tiyaga pa, matatapos din natin to. Pero talagang pipilitin kong matapos ngayon kasi bukas iba naman yung ano natin, iba naman yung trabaho natin bukas mga crops. Sa sitaw ulit tayo kasi nga sobrang daming bunga, so kailangan talaga pagtulong-tulungan. Sana lusong ako ngayon sa bukas. So, hindi na tayo pinalusong ni Kuya Rodel kasi nga alam niya na may gagawin tayong ganito. So hinihintay ko lang kasi malibre lang din ako para magawa ko to at makapag-umpisa na si Mrs. sa kanyang lugawan. So hindi ko nagawa nung nilalagnat ako. Gusto ko talagang kumilos, kaya lang yung masasakit yung mga katawan ko, yung mga sugpungan ng buto. Kaya hindi natin nagawa. So ngayon medyo okay na. Ito nga sa inyo, okay na tayo. Nagagawa natin lahat ng dapat nating gawin. Yan, binaligtad ko na mga katrops dahil nilagay na natin lahat yung mga nangakapahalang niya. At ayun nga, ito namang isa. Ito, lalagyan naman natin ng nakapahalang yan para kapatungan naman ng mga gamit ni Miss Katrops. Lagyan na lang, nakakaraos na. Tapos kaya rin yan, gra-grinderin ko, then pipinturahan. So wala pa tayong pintura. Naka sa ibang araw na mapinturahan.
konti na lang, yun na lang gitna, mga traps. Tapos ito, lalagyan ko pa rin ng brace ito. Itong nandito sa may malapit sa paa para matatag. Nang hindi siya mag- Ayun mga traps, matatapos na tayo, may dumating lang tayong bisita. So asikasihin ko na lang ulit mamaya yan. So ayun mga ka-traps, bali si Kuya Mang, siya po yung presidente ng aming club. Ayan. Hello po. O bali, naglilibot-libot siya. Libot-libot lang. Pinapasya lang ko yung mga magigiting na eagles, mga kuya. So ayan, sa susunod na mga araw, syempre gagawa ng mga project para sa mga farmer, tapos siguro sa iba pa, mas maraming project, mas maganda. Ayos. Yun, nangyari rin mga katrops. Ayun na, so pinatakpan din ni Miss Katrops yung harapan. Ayan. Para daw, ilalagay pala na rito yung mga gamit. Yung mga mangkok, mga kawa, ano niya, lutuan, mga gagamitin niya. Ayan, dito. Dito sa taas, meron pang ano yan, istante. Nakaraos na naman ng maghapon mga katrops. Ito siyomay ko. Ha? Siyomay ko. Steamer. Steamer niya, saka doon siya kanya siyomay. Ayan na. Ano pa kulang? Para makapagbukas ka. Talis na lang. Tatalis muna natin bago ka magbukas. Oo. Ha? Oo. Ayun ako, mga katrops, tatalis pa rin muna. Para ano siya, maganda tingnan, komportable. Tatalis muna raw mga katrops, wala tayong gagawa. So yun mga katrops, yun yung ganap ngayong maghapon sa gawa nga din sa may counter ni Mrs. Katrops. So, pero mga katrops, hanggang dito na lamang yung ating simpleng video. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta nyo at sa pagtitiwala ninyo. So, inuumpisahan na nga natin yung business ni Mrs. Katrops para makapagsimula na siya sa kanyang bagong negosyo. Ayan. So muli, ingat po ang lahat mga katrops. Abay po. We'll be right back.